I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again, guys. Let's talk vlog. Nako po, mga kababayan, mayroon tayong upload video sa inyong lahat. Ito guys, si Senator Cynthia Villar. Talagang naiinis dito sa National Irrigation sapagkat guys, maraming project na nagawa, 10% lang daw ang natapos. So, ang tagal, 5 years ha. Kukunti lang po ang nagagawa. Ang tanong, nasaan po yung mga pundo, ang pera? Bakit ngayon ganun lang ang nagawa? Kahit sabi niyang maliit, dapat natatapos kaagad. Pero hanggang ngayon, nakatingga yung mga project. Katulad guys, doon sa mga live ko, may nababanggit ako katulad ng, yung ibang mga project sa ibang ahensya ng gobyerno, nakatingga, no? Hanggang ngayon. So, ibig sabihin, si Pangulo Marcos pa din ang magtatapa. Lika nga, mag-aayos, magtatapos. Grabe. Ayan ang hirap sa mga ahensya ng gobyerno, mga kababayan. Pag pinag-usapan mo ang pera, ang budget, nako, talaga namang anlalaking budget yan, guys. Pero, maraming mga project na hindi po nagagawa or natatapos. Sabi nga nila, hanggang puste lang. Hindi lang yan, mga kababayan, may sinabi po si Senator Cynthia Villar dito. Hahanapin ko nga. Basahin ko guys ha, sandali lang. Katulad dito, mga kababayan, yung sinasabi ko, may mga project talaga, no, na hindi natatapos, hindi lang po na sana iyan, no. Marami pa, no. Katulad sa yung na-i-an updates ko, katulad yun sa project sa Iloilo, mga kababayan. Ganon din sa Hulusulo, no? Yung mga project ni Panot noon, hindi pa tapos. So, dahil dyan, mga kababayan, tingnan nyo, speaking of Panot, sabi po na dito sa Usapang Politika, basahin natin, ha? Ikinadasmaya ni Villar or Senator Villar ang nang madiskubre ng mga proyekto na nasimula ng NIA noong 2018 na sa 5% lamang sa mga ito ang natapos ng ahensya. O, tingnan nyo guys, tingnan nyo ang nangyayari. Ang tanong, nasaan na po yung mga pundo na yun kung hindi pa natatapos? I really hope na yung mga pera na pundo dyan ay hindi nagastos. Kasi sabi nga, hindi pa tapos, 10% lang. So sabi po dito guys, kabilang sa mga nakabitin na proyekto, ang balog-balog, multi-purpose dam project sa Tarlac. What? Nasinimula noong termino ni Yumaong Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Oh my goodness guys, ha? Na hanggang ngayon ay nasa 50% pa lamang ang natapos, ang natatapos. Eh, ibig sabihin, ilang taon na yun mga bes? Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Nasaan ang pundo? My goodness! Hala kayo! Nasaan ang pundo? Ibalik nyo! Ayan. Sabi po dito guys, galit ng senadora na hindi baling kaunti lamang ang proyekto sinimulan basta matapos agad ang mga ito para pakinabangan ng mga magsasaka. Tama nga naman! Oy, gising! Nia! Asaan na? Ang pundo! Pero guys, yung sa panahon ni Panot, sino humawak na nun? Sino ang secretary that time? Yun dapat ang tanungin. Kaya nga, sabi niya, kaya ka nga naging presidente si Aquino para tapusin mo ang project sa bayan mo. Paano yan? Patay naman na si Pinoy, tanong ni Villar. Iyon ang masaklap. Patay na nga, may project pang nakatingga. Pero actually guys, mayroon sa Hulusulo ha, yung sa binalita ni Congressman Erwin Tulpo na maraming project dyan ang nakatingga. Ayan. Kaya nga, tama naman ang sinabi niya, kaya nga, Pangulo ka para matapos mo yung proyekto mo. Agoy. Ayan. Kaya guys, sa next election ha, matuto kayo pumili ng tamang Pangulo. Ayan guys ha, tingnan nyo si Senator Cynthia Villar. Sabi niya pa guys ha, kung ako si Pinoy, pagbabarilin ko kayo kung di nyo natinapos ito. Nako, patay tayo guys ha.
Sa isinagawang budget deliberation para sa 2024 budget ng National Irrigation Administration sermon ang inabot ng mga opisyal ng NEA mula kay Senator Cynthia Villar dahil sa kabila ng maraming irrigation project na sinimulan ng ahensya, kakaunti naman ang accomplishment. Ay, tama nga naman, guys. Anong ginagawa nyo? Mga bes, mga ahensya, sekretary. Oh, ayan, tuloy. Hindi, napahiya ka. Napahiya kayo. But ganun pa man, mga kababayan, panoorin nyo, guys, si Senator Cynthia Villar kung paano niya sinirmunan or sinabon itong opisyal ng mga National Irrigation, especially, guys, si Secretary Gillian, naloka na. But before you panoorin, guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Thank you for watching. God bless Philippines. Ibalik ang pundo ng bayan. Or yung pera ng bayan. O yan, biro nyo, guys, ha. Sa panang panipanot yan. O ano nangyari hanggang ngayon. Kung yung iba dyan, kung magbabatiko sa Marcos administration, ang akala mo, wagas. Yan ang hirap nyo, diba? Magmamalinis ka eh. Hindi ka naman pala malinis din. But anyway, guys, yan, panoorin po natin. Babus! Alam mo, kung ganyan ng ano, mas maganda pa, mas less project, pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano mong kalukuhan yun? Meron tayo. Hala, mga bes, ha? Mga kababayan, nagalit si Senator Cynthia Villar. Dahil, guys, maraming project ang naiya, pero kukunti lang ang na... Madami-dami project, pero wala na tayo nagagawa. Yan. Kasi lang nakakita ng ganyan. Yun, guys, ha? Narinig niyo 'yon? Nasaan ang DBM? Hala. Dami project ng naiya pero konti lang natapos. Bakit mo yung DBM? Ayan. Pero sa balik na to. Ganito ba dapat? Di ba dapat mas konting project pero mas ginagawa kaysa kadami-daming project puro simula? Yes, ma'am. May matatagin. Wala namang mangyayari dyan. Ano mo mga koto? Ma'am, ginagawa kasi nila. Hindi, siya ma'am. Nako, mga kababayan, ayan na. Bookingan pa. Bookingan pa more. Oh, ayan. So, po na, napansin ko sa inyo, puno kayo feasibility study. Ba't kayo mag feasibility study? Wala nga kayong pera. Hala. Igawin nyo na lang. Yung pala, ganito rin kayo, oh. Katakot-takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Naku po. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Di puro salita lang yan, walang ginagawa. Mhm. Papala ganito agriculture natin. Yung naka-brown function nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami din ng project puro 10%? Bakit tayo gagawa ng 10% na project? Di kahit konti natin ang project pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi hindi nyo daw sila nire-releasean. Actually, Madam Chair, nirelease po namin sila. Kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively released po yung budget nila. Ibig ng budget dito. Yun, kung nire-release. Bakit ganito to? 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. Yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun, kaya nga po ang evaluation namin, tinitingnan po namin yung utilization rate nila and tinitingnan din po namin kung so wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan, ba't hindi nyo papatagal ang niya pag ganyan? Ako magmamanage, tapos puro 10% to 2018 after 5 years, patatanggal ko sila. Tama. Bali, wala sila. Wala pala silang natatapos eh. Sayang yung pera. Ganito po kasi yan. Like, yung releases nila yearly, na i-spend naman ng NEA.
Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I will ask her. 2018, 10%, 5% ang accomplishment to 2018. That was 5 years ago. At nire-reason nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na na-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release? Hindi ba kaya mo in-identify ganun lang? Kasi yun lang ang kaya mong i-release? Ba't nila inire-reason na hindi nyo nire-release? Totoo ba yun? Madam Chair, nire-release po namin agad yung... Actually, ang release nga po namin, SARO at saka NCA na starting 2020. So, meron na po silang pang-obligate, meaning pwede na po nilang ikontrata yun, i-implement nila. Mari pong yung 2018, ang na-release lang namin ay SARO, na obligate na po nila yung payment, ano po siya kasi progress billing. Pero starting 2020 po kasi, kung ano yung kanilang budget, i-release na po namin yun ang po. Ma'am, for example po, itong FY 2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa? Naiinis ako. So, well, yung release nila, totoong nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project, ma'am. Ako, common sense, hindi ilalagay sa budget nyo na walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. Oh, tapos sasabihin nyo sa akin hindi kayo nire-release kaya hindi nyo nagagawa. Nire-release ang lang but not the full amount. 5 years? 10%? Bakit mo pa in-identify? Ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900 million. Every year po, nagre-release progress billing na yung sinasabi nga ni DBM, nagre-release ng 100, for example. Doon sa 100 po na nire-release ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 10%, 5% ang na-accomplish, 5 years, 5%. Hindi ko yung akala ko 100%. Madam Chair. Hindi ako pinu-question. 2018, 5% yung nire-release. Paano ko na sinabi na gano'n, o? 2018 to 2025. Madam Chair. Ako, sinusuma ko lang. 2018 yung project. Ang accomplishment mo ay 10%, meron pang 1%, may 6%, 2018, may 4%, may 1.9%. Ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung team... Sino may kasalanan, DBM o kayo? Patay kayo dyan.